paano sila umaman. Ayan. So ako naman ho, bilang may-ari, hindi ko sabi kung paano ko ito mag-bisa. Dahil napakahabang kwento ho. Ang masabi ko lang sa inyo, narinig ko kanina ang tanong, i-clear ko lang ho, ang tanong ba kanina is, mayaman ba nag-umpisa? Tama ba yung tanong? Yes. Okay. Or ang tanong, mas maganda bang mag-umpisa mayaman na? Yung ba yung tanong? Kung mayaman at start. Sige, ganito na lang. Lilinawin ko lang yung gusto ko sabihin. Maraming tao, ang sabi nila, kailangan may pera ka para maging successful ka. Ibig sabihin, kailangan mo ng pera para lalong maging successful. Nakuha niyo ako? Yan. Kasi kung wala kang pera, mahirapan ka maging successful. So, sa madaling salita, parang ganito. Kung may pera, mas mabilis kumita ng pera. Pag walang pera, mas mahirap kumita ng pera. Kung papakinggan mo sa point of view na yun, may tama po yun. Pero mas naniniwala po sa ganito kasabihan. Hindi ho pera ang kailangan nyo para maging successful. Alam niyo anong kailangan nyo? Potential. Dahil kahit may pera ka, pasinin niyo yung mga yung tumama sa loto. According to studies, lahat, hindi naman lahat, majority ng tumama sa loto, galing sa hirap, tumama sa loto, yung aman, pagkatapos ng ilang taon, balik sa hirap. Marami yung taong gano'n. Bakit po? Dahil hindi nila labas yung kanilang potential. Ngayon, naniniwala ho ba kayo na lahat ng tao ay may potential? Yes. Tinan nyo yung katabi nyo, mukha bang may potential? Yes. O, ano ang potential niyan? Yun ang tanong, di ba? Ako, naniniwala ho ako, darating sa panahon ng tao, sa buhay ng tao, meron at meron kang panahon o time, moment, na ilalabas mo yung galing mo. Nakuha niyo ako? Lahat po tayo magaling. Kanya-kanyang galing. Pero meron at meron kang galing. Sabi mo sa sarili mo, may galing ako. May galing ako. Sabi mo sa katabi mo, magaling ka din. Magaling ka din. Yan. Yun nga lang, ang tanong, kailan mo ilalabas yung galing mo? Yan ang tanong. Pangalawa, gano'ng kalakas yung ilalabas mo? Yan. So ako, kami ho, sa mga successful, dahil lalo sa mga members nito, gusto ko sabihin sa inyo, kailan mo pa ilalabas kung huli ng lahat? Nakuha niyo ako? Habang may oras, habang may panahon, habang may lakas ka, ilabas mo yung galing mo. Ang pangalawang problema, baka nilabas mo o ginilabas yung galing mo, nilagay mo sa maling paraan. Pwedeng illegal, pwedeng kalokohan, pwedeng sa walang kwentang bagay. Hindi ko ako para sabihin sa inyo, ang in-global ho. Alam niyo, kagagaling ko lang ko sa... Ano ba yun? Hindi bahay kalingan. Ito ba yung bahay kalingan? Kalimutan ko na yung pinanggalingan ko. Basta, kasama po namin more than 100 international delegates. Batangas. Sa Batangas, o. Oh, ang dami ho, mga Africans majority ho doon sa Papua New Guinea. Anyway, sa kagabi ho, nagkaroon ng leadership summit. And magugulat po kayo, pag sinabing foreigners, isipin natin, mayaman. Alam niyo ba itong mga taong to? Di hamak na mas mahirap po sa atin. Sobrang hirap po. Ako nakita niyo yung mga buhay nila doon sa Nigeria. Ang hirap po. Pero alam niyo ngayon, mga multi-millionaires po dahil sa InGlobal. Bakit? Dahil hindi yung kahirapan ang pumigil sa kanila para maging successful. Yung kahirapan, yun na nag-push sa kanila para maging successful. Ibig sabihin, sawang-sawa na ho sila sa hirap ng buhay. Kayo ba nasubok? Kumunta ako ng Nigeria, nakita ko ang buhay ko doon. Sobrang hirap. Umaawa ho kayo talaga. Maawa ka talaga. Bakit? Once a day kong kumain. Tinan mo nga yung katabi mo. Ilang beses siyang kumain. Tinan mo yung chan. Ilang beses siyang kumain, ha? Doon po, once a day. Kumain po kami ng fried chicken. Sanay po tayong kumain ng fried chicken. Jollibee. Kunyari, Jollibee. Hindi kinakain ng buto. Doon po, pati buto, simot. Oh my God. Talagang grabe sa po. Why are you eating the bone of the chicken? Kasi walang choice. Bakit? Bihira po silang kumain ng chicken. Ang kadalasan kinakain nila doon, swallow. Ano nyo ba yung swallow doon? First time kumakita ng swallow. Kakaiba ko parang kalabasa na pinatigas na may mahinado. Isang bilog na ganyan kalaki, na sobrang tigas.
Tapos ko, kaya pala swallow kasi nung kumuha ko, kinagat ko. Eh, hindi ko makagat. Ang tigas talaga. Kaya pala swallow ang tawag. Ilulubog mo sa oil. Oil. Oil na may lasa. Tapos buong lulunukin. Ay, hindi ko talaga manunok. Lalaki ng mga bibigong niya. Lulubog. Bakit po? Para matagal silang busog. Kasi ang tagal makunaw. So yung pakiramdam nila, busog sila buong araw. Ganun po kahirap ang buhay ko nun. Pero magugulat ka, nung nakita ang AIM Global, 12,980, mas mahal pa ho sa abroad. Dahil yung pang-shipment, yung tax, mas mahal po. Pero alam niyo, 7 heads, ginagawa ng paraan. Dahil alam ko niya, kapag hindi sila sasali, mas lalong walang pag-asa. Tama. Anyway, ayaw ko lang pabahin pa. Gusto ko lang sabihin sa inyo tatlong bagay. Number one, ilabas yung potential niyo ho, kung may potential kayo. Number one, potential to grow. Mag-grow po kayo. Sabi mo sa katayon, mag-grow ka. Ayun yung sabi ng grow. Hindi yung literal na physical growth. Kasi yung katabi mo, malabo nang lumaki yan. Pwede lumaki pag ganito, pero pag ganun, hindi na, di ba? Okay. Pag sinabi grow, dito, at saka, dito. Nakuha niya ako? Pagdating mo sa spiritual, eh kanya-kanya mo tayo, iba-iba ang pananampalataya po natin. Nakuha niya ako? Ang pinag-usapan po natin yung negosyo ngayon. Dito, kasama to sa negosyo, at saka ito. Pag dito, kailangan mag-aral. Yung iba, matalino, pero hindi yung mayaman. Bakit? Kasi yung mga taong kasama niya, naiyabangan lang sa kanya. Bakit? Walang puso. Alam niyo sa negosyo to, itong negosyo to, importante, merong puso. Tinan yung mga katabi niya kung may puso. Sabi mo sa kanya, may puso ka ba? Yan. Alam niyo, pag pinag-usapan po puso, nakikilala niyo ba ito babae ito? Hindi ho siya artista. Pero kadalasan na pagkakamalang artista. Alam niyo kung sinong artista ang lagi na pagkakamalan siya? Si Maricar. Kailangan niyo ba si Maricar? Alam niyo, minsan po, napunta kami sa isang building sa Makati. Tapos nag-CR po siya, nag-CR po kami, hiwalay. Paglabas siya ng CR, pinagkakaguluhan po. Ang dami niyong mga picture. Siya naman, ngiti lang ng ngiti. Akala niya kasi tag-AIM Global. Kasi siya lang, pa-picture. Siya naman, ngiti din. Hindi niya rin alam eh, di ba? Malay niya ba, pa-AIM Global na. Tapos, pinag-uusapan siya. Narinig niya, si Maricarna, gumagano'n. Eh, kilala yung Maricarna yun, artista yun, ang asawa nun, basketballista. Matangkad ho. Six-footer. Paglabas ko, edi siyempre, hindi inuwa ka po ni kamay niya. Lahat sila. Hindi yan yung asawa, basketballista yun. Pero bakit sila? Guwapo naman siya. Eh kasi basketballista matangkad lang. Walang itsura. Anyway, napagkakamalan pong artista. Siya po ay birthday niya po. Dalawang reason ba't kami nandito? Una, main reason, dahil ito po ay bahay kalinga. Para ko sa mga elderly na nandito ho. Sino ho yun? Nasa rito doon ba sila? Taas ho yung kamay? Ayan. Siya po ay nagpunta dito para mabigay ng mga goods po para sa inyo. Ayan. And syempre, dahil sinama niya ako, o syempre, sa'yo naman yung pagpunta ko. Isinabay ko na ho para sa mga members and non-members na gusto maging magkaroon ng inspirasyon sa negosyo. So there are two reasons na po ako nandito. Tatlo reason, may Jollibee ho. So pag may Jollibee, ano meron? Pagkain. O pag may tao, ano kailangan gawin? Kakain. Good news po. May good news po ako sa inyo. Tanong niyo ko ano? May Jollibee po. May bad news po. Hindi para sa inyo. Para sa mga matatanda ko, ano ha? Sabi nyo ko, Jollibee! Pero di ko lang babahin pa, din Jollibee ho, kasama ko kayong papasaya rin. Kasi magkakaroon dito ng games. Eh, mamimigay na lang po kami ng mga gifts and mamimigay po ako ng napakaraming pong pera kaya mamimigay ako ng pera. So, ano ko sa inyo? Pera o Jollibee? Pera! Ano, makamuha ko lang kayo. Ay, bago mga itsura ninyo, pera. Yung Jollibee, para, okay lang. Yung pera, bago na. Okay, grow. Tapusin ko lang, grow. Number two, to lead. Sabi mo muna, lead. Lead. Tandaan niyo mo to.
Lahat po tayo ay leaders. May kanya-kanyang alam paraan kung paano mag-lead. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa school, barkada. Di ba sa barkada, kahit kung ano, mayroon pa rin tuwa tayong leader? Yes. Kahit sa mga kapatid, mayroon pa rin leader. Minsan nga, hindi pa kayong panganay. Kahit sa ang sulok, kahit sa ang status ng buhay, mayroon leader. Ibig sabihin, kahit minsan naging leader ka. Totoo, pwedeng walang kwenta ng bagay, tulad ng tawa na ikaw nauuna. O yun, leader ka na rin sa pagkatawa. Okay, leader. Pero tandaan niyo ito, ang yumayaman sa buhay ay leader. Kaya kung gusto mong maging successful, tumayo ka at maging leader ka. Last, number three. Grow, lead. Ano yung number three? Wala sa isipan ko. Serve. Yan. Lahat po tayo ay dapat mag-serve. Pwedeng hindi sa pera, pwedeng sa lakas ng tao, pwedeng maging inspirasyon, pero tandaan niyo ito, alam niyo ba't kayo pinanganak? Parang ayaw na tumingin sa akin nung malapit ako sa inyo. Natsura mo ito, ganito eh. Panglapit ko, ganito yung tsura nito eh. Parang ayaw makaturo eh. Alam niyo, we have to serve one another. Okay? Sabi ni iba, paano mo serve? Hindi ako kilala. Simpleng tao lang ako, mahirap lang ako. Tapos wala pa akong pera. Hindi pa ako sikat. Paano mo serve? Alam niyo, maraming bagay kung gusto mo talaga mag-serve mga kapag-serve ka. Okay? Tandaan niyo, pag nag-serve mo kayo, regardless kung maliit o malaki, basta nag-serve ka, ginagawa mo yung part mo. The greatest leader of all is Jesus Christ. Alam niyo ba yan? Yes. He is the King of Kings. According to, baka ibang religion, iba dito kasi katulad kahapon. Siyempre, may mga Muslim. Kasi Africa. May mga Pakistan. Hindi ko pwede yung baginin yung King of Kings. Gumanon sila. Baka, masasakin na lang ako, di ba? Hindi na lang ako. Pero sa atin mga Christian, He is the King of Kings. Tama? He came on earth not to be served, but to serve. The more na taas ka, the more na bumaba ka. Kaya ako kami nandito para mag-serve para sa lahat na nandito. Ready ko ang pabahin pa? Ready na ba yung Jollibee? May tanong ako, dyan yung Jollibee? Dahil may program mo ang Jollibee para magpasaya, may konting games, tapos may gifts sila, tapos ako magdadagdag na rin ng konting games. Okay na ba sa inyo, tig 1,000? Ah, wala, wala ka buhay-buhay. Sige, tig 100, babawasan ko, tig 100 pa lang. Ah, wala pa rin, wala pa rin. Sige, tig 50 pesos na lang. Ah, wala talaga, 10 piso na lang. Ah, huwag na lang. Okay, Cesar, pakitanong. Dito, saan ba ang Jollibee? Dito o doon? Dapat dito. Kasi, andito yung... Andito ba yung mga elders o nandun sa likod? Oh, andito pala eh. Ay, thank you, ma'am. Ah, pwede ba pala pa natin yung may birthday? Michelle Go! Ang nakakarami ng artista! Ah! Wow! Naniniwala na kayo na mukha artista? Ang pangalan niya po ay Michelle Ko. Inalitan ko na ho yung Michelle Ko. Ko na. Happy birthday daw, happy birthday. Ikaw kong speech. Hindi, sabihin mo na lang gagawin. Umaya, leader ko eh. Ganyan ho talaga siya pagkatabi ako, naiiyak. Thank you po. Dahil po may program yung Jollibee, gusto daw po nila, gilid daw po namin yung mga chairs. Tapos sa gitna lang po yung games. Wow. Tapos namaya na po yung finance. Okay, ganitong mangyayari. Kung gusto nyo kasama sa games, sa mga kasayahan dito, igilin nyo po yung mga chairs. Yan. Side.